Namulat sa hirap ng buhay ang batang si Daniel. Madalas pa nga ay nakikinood lamang siya sa kapitbahay kapag nasilip niya na maganda ang palabas. Gaya nga ng hapon na iyon, nasilip niya sa bintana ng kalarong si Jormiel na paborito niyang cartoons ang pinapanood doon. Kaya naman lumapit siya sa bintana at nanood nga siya roon. Dahil sa nakakatawa ang palabas, hindi niya sinasadya na napalakas ang kanyang paghagik-gik. Narinig naman ito ng nanay ni Jormiel na si Aling Rosita at nang makita siya ng ginang ay nag-iba ang timpla ng itsura nito. Para bang kumulo ang dugo sa kanya nito at siya ay nilapitan. "Hoy, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nakikinood sa TV ng may TV ha? Umalis ka nga rito at doon ka manood sa inyo. Buwisit ka. Kakalinis ko lang ng bintana oh. Baka mamaya ay marumihan pa yan eh. At isa pa ay baka mabasag." Pagtataboy pa nito sa kanya. Pero nangatwira ng bata. "Hindi ko naman po hinahawakan yung bintana. Saka sumisilip lang naman po ako rito para manood. Sana po ay pagbigay nyo na lamang po ako dahil wala po kami kasing TV eh. Wala pong pambili si mama dahil mahirap lamang po kami." Bigla naman siyang pinandilata ng mga mata ng Ali. "Aha! Ikaw pala yung anak ng palautang sa akin na si Darwina? Yung namatay ng asawa, hindi ba? Kaya pala kayo naghihirap ng ganyan at pati TV hindi man lamang kayo makabili. Wala akong pakialam kung wala kayong ganoon. Basta't umalis ka na lamang dito. Kung hindi ka alis, ay aampasin kita ng walis tambo. Batang dugyot ka." Dahil sa takot na baka totohanin nito ang pagbabanta, nilisa na lamang ni Daniel ang lugar. Nanghihinayang siya dahil maganda sana ang palabas roon. At the same time, sobra rin siyang nasaktan sa mga inihiyag ni Aling Rosita. Namatay ang kanyang ama isang taon na ang nakakaraan dahil sa disgrasya sa trabaho. At tama si Aling Rosita dahil ang ama ang breadwinner sa pamilya at nang dahil sa pagkawala nito, kaya sila naghihirap na. Ang kanyang ina naman ay kung ano-anong diskarte na lamang ang ginagawa para makaraos sa pang-araw-araw. Nang makauwi na siya sa kanila, agad namang napansin ng ina ang ekspresyon ng mukha niya. "O bakit malungkot ka anak? May nangyari bang hindi maganda?" "Wala naman pong gaano nay. Medyo nalulungkot lang po ako dahil wala po tayong TV. Hindi ko po tuloy napapanood ang mga palabas na gusto ko." Nalulungkot niyang paliwanag. "Ma, kailan po ba tayo makakabili ng TV?" Tanong niya sa kanyang ina. Dahil dito, ay napabuntong hininga na lamang si Aling Darwina. "Anak, pasensya ka na dahil wala pa tayong pambili ng ganoon eh. Alam mo naman eh, hindi ba? Yung dati nating TV ay pinagbili natin noong na-hospital ang papa mo. Kahit nga yung ilang appliances natin sa bahay, ganoon ang ginawa natin, matugunan lamang ang pagpapagamot niya. Pero anong nangyari? Namatay lang rin naman ang papa mo. Ngayon anak, hindi sapat ang kinikita ko para makabili ng ganoon. Yung pera ay pambaon mo lang sa school at pati na rin pangkain natin sa pang-araw-araw. Kahit magtiis ka na muna anak ha." Tahimik na napatango na lamang si Daniel sa inihiyag ng kanyang ina. "Bakit anak? Nakinood ka na naman ba sa mga kapitbahay? Abay saan ka ba nakinood kanina? Tinaboy ka na naman ano?" "Doon po kina Jormiel." Dahil sa narinig ay napabuntong hininga na lamang ang ina habang nakatitig sa kaawawang anak. Alam ng ginang na magiging masungit sa bata si Aling Rosita dahil marami na silang utang sa tindahan nito. Kapag kinakapos kasi sila ng pera, madalas mangutang si Aling Darwina ng mga bigas at dilata. Mabuti na lamang kahit masungit ito, ay pinagbibigyan pa rin siya. Ang problema nga lang ay abot langit ang natatanggap niyang panlalait rito. Samantala noong gabing iyon, dahil wala ngang mapanooran si Daniel, hindi siya makatulog sa labis na pagkaburyo hanggang sa may maalala nga siya. May radyo nga pala ang nasira niyang ama at sa pagkakalam niya, nakatago ito sa kabinet. Namimiss niya na rin kasi ang tunog ng radyo na iyon dahil isang taon niya na rin hindi naririnig mula ng sumakabilang buhay ang kanyang tatay. Iniisip niya na kapag pinagana niya iyon ay para na rin katabi nila ang kanyang ama. Kahit ang nangyari, ay bumangon siya mula sa kinahigaan. Lumabas siya sa kanyang munting silid at tinahak ang bakanting kwarto.
Kwarto yon dati ng kanyang mga magulang, pero dahil may isang miyembro ng pamilya ang nawala, hindi na yon ginagamit pa. Ang lahat nga ng gamit ng tatay ay naroon at naitambak na lamang lahat. Nagsisilbi na lamang itong bodega, pero kahit ganoon ay hindi naman ito nakalak kaya malaya siyang pumasok at lumabas. Nang makarating na nga roon si Daniel, agad niyang kinuha ang radio at pagkuway bumalik na siya sa kanyang kwarto. Di baterya lang naman ito, kahit pinagtsatsagaan niya na lamang kahit na paubos na ang battery. Narinig niya sa awitan na kumakanta ng Kapaskuhan. Sa kanya na lamang naalala na malapit na ngang magpasko dahil December 1 na sa araw na iyon. Malapit na rin ang Christmas party nila sa paaralan at hindi niya pa rin alam kung ano ang ipang-exchange gift niya. Sa kanya na lang naalala at dahil magaganda ang mga tugtugin, kahit nakakarag-garag na ang radio, ay agad namang dinalaw ng antok si Daniel. Kinaumagahan ay maaga siyang nagising dahil maaga ang kanyang pasok. Kahit na ang halos almusal niya na lamang sa araw-araw ay kamote at itlog, ay pinagtsatsagaan niya na lamang ito. Magkaroon lamang ng laman ang kanyang sikmura. Kakailanganin niya kasi iyon sa pag-aaral. Kapag busog kasi siya, ay makapag-iisip siya ng maigi. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, at habang siya ay nasa school na, ay pinagtripan siya ni Jormiel. Kaklase niya rin kasi ito. Umihi lamang siya sandali sa CR, at nang pagbalik niya sa classroom, ay nawawala na ang kanyang bag. Kaya naman itinanong niya sa ibang mga kaklase ang patungkol sa kanyang bag, kung nakita ba nila ito. Mabuti na lamang ay may mabait siyang kamag-aral na umamin. Ayon dito, hinagis raw ni Jormiel ang bag sa bintana, kahit nasa labasan na ito. Bigla namang napikon si Daniel kaya't pinagtaasan niya ito ng boses. Mabuti na lamang ay wala pa ang kanilang teacher. Bakit mo naman ginawa yan, Jormiel? Akala ko ba ay kaibigan kita? Anong nangyayari sa'yo? Bakit nagbago ka na? Bigla namang napangisi ang batang lalaki. Paano ba namang hindi ako magbabago? Eh palautang ang nanay mo. Nauubos na ang paninda namin ang dahil sa inyo. Hindi na nakaimik pa si Daniel matapos sabihin niyo ni Jormiel. Kaya ang ginawa niya na lamang ay lumabas ng classroom para kunin ang kanyang bag roon. Nagpaalam siya sa gwardiya na lalabas sandali sa paaralan. Pero hindi naman siya nito pinayagan. At bakit ka naman lalabas ha? Siguro ay magkakating classes ka no? Abay hindi po pwede yan. Sir, kukunin ko lang naman po yung bag ko na hinulog ng kaklase ko sa labas. Pinagtripan niya po ako. Ganto na lang po. Iiwan ko na lamang po sa inyo tong ID ko. At sandali lang po akong lalabas. Dahil naging mapilit si Daniel, ay wala nang nagawa ang gwardiya kung hindi siya ay hayaan na lamang. Mukhang naaawa rin ito sa kanya. Agad naman niyang nakita ang kanyang bag. Ngunit nang aktong lalapit na siya roon, ay bigla na lamang inunahan siya ng isang aso. Dali-dali itong lumapit sa kanyang gamit at tinangay iyon sa pamamagitan ng pagkagat nito. Napakamot na lamang sa ulo si Daniel at agad niya itong hinabol. Maya-maya pa ay huminto na ang aso na iyon sa isang lalaki na nakatayo. Base sa postura nito, mukhang may kaya ito sa buhay. Ngunit ang ipinagtataka niya lamang ay kung bakit tinuruan ito ang alaga na kunin ang kanyang bag. Nasilayan niya rin sa malapitan ng aso at kung hindi siya nagkakamali, mukhang maganda ang breed nito. Napangiti naman sa kanya ang lalaki nang tuluyan na siyang makalapit at hawak-hawak nito ang kanyang bag. Sa iyo ba ang bag na to? Opo sir, pinagtripan po kasi ako ng kaklase ko eh. Hinagis po nila ang bag ko sa labas. Ah, ganun ba? Sa susunod na ulitin niya pa yon, magsumbong ka na lamang sa guidance office ha? Para hindi niya na ulitin pa yon at mapatawag ang kanyang mga magulang. Nakita ko kasi yung bag mo sa kalsada. Pinakuha ko lang sa aso ko para malaman kung kanino ito. Hindi ko alam na pagmamayari pala ito ng isang estudyante. Ito yung bag mo. Abay pumasok ka na. Tingin ko kasi hindi pa tapos ang klase nyo. Wika ng lalaki habang iniabot ang kanyang bag. Thank you so much po. Sige po, papasok na po ako. Pamamaalam ni Daniel. Kaya naman dali-dali na siyang bumalik sa paaralan. Nagpasalamat rin siya sa gwardiya dahil pinayagan siya nito na makalabas. Agad naman niyang kinuha ang ID nito. Mabuti na lamang hindi pa dumarating ang kanilang guro sa susunod na subject. Kaya naman kahit papaano ay nakaligtas siya.
Pero nagbanta sa kanya si Jormel na wag na wag siyang magsusumbong sa guro. Sasabihan raw nito ang kanyang ina para wag na silang pautangin. Titignan raw nito kung saan sila pupulutin. Hindi na lamang siya umimik pero nagtanong ang kanyang isip kung ano kaya ang nangyari sa dati niyang kalaro at kaibigan. Tuluyan na ba itong na-brainwash ng kanyang ina? Kaya naman matapos ang uwian ay malungkot na dumiretso ng bahay si Daniel. Oh, bakit malungkot ka ata ngayon anak? May nangyari ba sa'yo? Tanong ng kanyang ina. Wala naman po ma, nagugutom lang po talaga ako. Ano pong hapunan natin? Dumiretso ka na lang sa kusina natin anak. Makikita mo doon. Walang patumpik-tumpik na nagtungo roon ang bata. Medyo nadismaya siya nang masilayan na itlog pa rin at kamote ang nakahain. Wala naman siyang reklamo kung palagi siyang kumakain ito. Pero hindi niya maiwasan na maghanap ng mas masarap pa. Pasensya na anak ha. Kung yan pa rin ang pagkain natin. Hindi kasi ako nakautang ng bigas at dilata kay Aling Rosita. Pero siguro ay mainit lang talaga ang ulo nun. Lilipas rin yon. Baka malay mo, bukas ay pautangin na tayo. Alam mo naman anak, na maliit lang ang kinikita ko sa pagiging street sweeper, kaya hindi ko rin napagkakasya. Dahil doon ay kumain na lamang siya ng nakapag. Masarap rin naman para sa kanya ang kamote at pati na rin ang itlog. Nang pumatak na ang alas 8 ng gabi, napagpasyahan muna ni Daniel na makinood sa mga kapitbahay para naman dalawin siya ng antok. Pero hindi siya kay Aling Rosita makikinood dahil alam niyang pagtatabuyan lamang siya nito. Naisip niya na kay Aling Melda na lamang. Minsan kasi ay namamataan niya na bukas ang bintana nito at nanonood rin sila ng TV. Nang lumapit siya sa bintana, medyo nalungkot siya dahil balita pala ang mga palabas. Nasilip niya na nanonood rin si Aling Melda. Hindi lamang ito napapasulyap kung saan siya naroon, kahit hindi siya nito nakikita. Nang mapansin niya ang patalasta sa telebisyon, ay naupo siya sa bato. Ito ay para hindi siya makita ng ginang. Kaya nga lang ay doon siya nagkamali dahil lumabas ng bahay si Aling Melda. Inilabas nito sa tapat ng bahay ang basurahan para bukas ay haakutin na lamang ng trap. Hanggang sa maya-maya ay napansin siya nito. Ano ginagawa mo dito sa tapat ng bahay? Nanonood ka no? Hindi po. Hinahanap ko lang po dito yung alaga akong pusa. Dito po kasi siya pumunta. Pagdadailan niya rito, ngunit ang totoo ay hindi naman talaga. Biglang umisi ang babae habang nagsasabi ng, "Naho, kunwari ka pa. Huling-huli ka na nga sa akto eh. Siya nga pala, matutulog na kami ha. At isasara ko na ang pintana. Kung gusto mong manood, kay Rosita ka na lamang. Balita ko ay hinahanap ka raw niya kanina. Ano naman ang malay mo? Baka pautangin pala kayo ng mag-ina." "Talaga po? Ganon po ba talaga ang sinabi ni Aling Rosita?" Inosenteng tanong ng bata. Kababakasan ng saya ang kanyang mukha. Paano ba naman kasi ay makakapanood na siya ng hindi pinapagalitan ni Rosita. "Oo kuya, pumunta ka na roon." Matawa-tawang pahayag ni Aling Melda. Dahil sa sobrang tuwa ay naglululundag pa ang batang si Daniel at maya-maya pa ay nagtungo na siya kay Aling Rosita. Pero kabaliktaran pala ang inaasahan niya. Paano ba naman kasi? Hindi pala siya nito pinatawag upang pangutangin at manood roon. Sinisingil na siya ng alis sa kanilang utang. "Hoy! Boy Nood! Sabihin mo sa mama mo ha, magbayad na siya. Ang kapal-kapal ng mukha niyo. Nauubos na ang puhunan ko lang dahil sa inyo." Wika nito sa kanya. Bigla namang napayuko si Daniel habang nagsasabi ng, "Opo, sasabihin ko po yun mamaya, pero bago po ang lahat, pwede po bang makinood sa inyo?" "Sige na po, isang taon na po kasi akong hindi nakakanood eh. Maganda daw po ang mga palabas ngayong oras." Pagmamakaawa niya rito, ngunit biglang nagbago lalo ang timpla ng mukha ng babae. Tumamput ito ng tsinelas at dali-daling hinampas sa kanyang mga mata. Para siyang sinampal ng sandaling iyon, pero sa bandang mata nga lamang. Napuwing pa siya dahil sa alikabok at narinig niyang pinagtatawanan siya ni Jormel. "Manonood? Ang swerte mo naman kung manonood ka lang sa TV namin. Kahit pa makapagbayad kayo ng utang, ay hindi na kayo makakanood dito. In your dreams, hinampas ko na lang yung mga mata mo
Pare, hindi na masabik sa panonood ng telebisyon. O ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Umuwi ka sa inyo at iparating mo sa magaling mong nanay ang mga nabanggit ko kanina. At para wala ng gulo ay umuwi na nga si Daniel sa kanila. Maluwa-luwa pa ang kanyang mga mata dahil sa ginawa ng kinang. Ang bulong pa nga niya sa kanyang sarili ay walang puso ang babaeng iyon. Nang makauwi na siya sa kanila, agad niya namang sinabi ang patungkol sa kanilang utang. Napansin niya na hindi umimik ang ina at sa halip ay nagpakawala lamang ito ng buntong hininga. Hindi nagtagal ay humiga na nga ito sa kanyang papa. Hindi na rin siya nagsalita at nagtungo na siya sa munting silid. Napilitan na lamang siyang buksan ang radio. Pinagtiyagaan niya na lamang ito. May drama ang mga katauhan sa oras na iyon, kahit iyon na lamang ang pinakinggan niya. Sa loob-loob niya ay para lamang siyang nanonood ng telebisyon dahil sa nai-imagine niya ang bawat eksena. Nakakatakot man ay masaya naman siya. Hanggang sa hindi niya namamalayan ang pagtakbo ng oras. Kinabukasan ay nalaman na lamang niya sa kanyang ina na binayaran na nito ang kanilang utang kay Aling Rosita. Ipon nito ng kanyang nanay para sa pagsapit ng Pasko ay meron silang may handa kahit papano. Ngunit wala na dahil nabayaran na ang lahat ng kanilang pagkakautang. Kaya noong sumapit ang Christmas party, hindi na umatin pa si Daniel dahil wala naman siyang pang-exchange gift. At sa katunayan nga niyan, sa araw ng Kapaskuhan hanggang sa bagong taon ay puro kamote lamang ang kanilang kinakain dahil wala na silang pera. Hindi na rin magamit ni Daniel ang radio dahil tuluyan ang naubos ang baterya. Kaya sinalubong nila ang dapat sana ay masayang okasyon ng malungkot. Nagugutom at tahimik. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad si Daniel sa kalsada, muli ay nakita niya yung lalaking mayroong alagang aso. Pinasakay siya nito sa sasakyan at sinama sa malaking bahay. Dito tuluyang nabago ang pananaw ni David. Samantala sa paglipas ng maraming taon, habang kinakausap ni Daniel ang kanyang mga empleyado, ay bigla na lamang lumapit sa kanya ang gwardiya na nagtatrabaho sa kanyang malaking grocery at appliance store. Kompleto na sila ng kagamitan doon at lalong-lalo na ng TV na kanyang pinapangarap lamang noon. Iba-iba pa ang modelo ng mga ito. Meron rin iba pang mga electronic katulad na lamang ng gadget. Bakit po, SG Mark? May kailangan po ba kayo? Nakangiti niyang tanong sa gwardiya. Oo, Sir Daniel. Meron pong naghahanap sa inyo sa ibaba. Sa pagkakaalala ko, ay sila Aling Melda raw at Aling Rosita. Para bang humingi na sila ng tulong? Ibebenta raw nila sa junk shop? Buhang mga kawawa nga po yun eh. Kaya naman ang ginawa na lamang ni Daniel ay nagpaalam siya sa mga empleyadong kinakausap niya. Bumaba nga sila roon kung saan ay makikita ang dalawang matanda. Malugod niya naman ang mga itong binati at kinamusta. Gulat na gulat ang dalawa na para bang nagsasabing totoo nga. Nagbago na ang takbo ng kanyang buhay. Nabalitaan kasi ng mga ito ang kanyang tagumpay. Siya na ang may-ari ng dalawang store na iyon. Agad namang humingi ng tawad ang dalawa sa mga nagawa nila noon. Sinabi rin ng mga ito ang dahilan kung ano ang kailangan. Pero nang naghihirap na ang kanilang pamilya dahil nakulong ang magkaibigan nilang anak ng dahil sa droga, humihingi na ito ng isang telebisyon para maibenta at mapakain ang kanilang mga apo. Pero sinabi ni Daniel na wala siyang TV. Puro mga bago lamang iyon. Natanong pa siya kung paano nagtagumpay at sinabi niya naman na may nag-aampon sa kanya na isang mayamang lalaki. Naging kasintahan na rin ito ng kanyang ina. Nagmamahalan sila hanggang sa huli. Pinag-aral rin siya ng lalaking iyon na tinawag niyang Tito Inocencio. Hanggang sa siya ay makapagtapos na. Nag-iisa lang kasi ito sa buhay. Kaya naman inampon na lamang silang mag-ina. Bago mamatay dahil sa malalang sakit ang lalaki, ipinamana sa kanya ang kanyang mga negosyo. Nagamit niya naman ang kurso niya patungkol sa pagninegosyo. Minsan ay tinutulungan rin siya ng kanyang ina. Kaya naman naging matagumpay ito. Ang sabi naman ng dalawang matanda ay pinagpala siya ng Diyos dahil sa mabuti niyang kalooban. Samantalang sila ay kinakarama at pinaparusahan ng Diyos. Maya-maya pa, humingi na naman ng tawad ang dalawang matanda. At pinatawad rin naman ito ni Daniel. Binigyan niya rin ng brand new na TV ang dalawa.
Tag-isa ang mga ito. At hindi lang iyon, dahil binigyan niya rin ang mga ito ng maliit na puhunan para muling makapagpatayo ng negosyo. Abot langit naman ang saya ng dalawa at nagpasalamat sa kanya. Mas pinili na lamang ni Daniel ang magpatawad kesa naman sa habang buhay na magtanim ng sama ng loob. Yun na rin kasi ang turo ng kanyang yumaong ama sa kanya. Samantala, mas lalo namang lumago ang negosyo ni Daniel sa paglipas pa ng ilang mga taon. Ngayon ay marami na siyang branch sa iba't ibang panig ng bansa at nagawa niya na rin ng malaking bahay ang ina kasama ang kanyang asawa at mga anak.